Maui po sa Barilan ang bypass operation sa Sultan Pudarat, Maguindanao del Norte. At 2 pulis ang patay habang 4 ang nasugatan. Saksi, si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa bahaging ito ng Barangay Sinuway, Sultan Pudarat, Maguindanao del Norte. Ayon sa pulisya, drug bypass operation ito na humantong sa Barilan. Nagkaroon po tayo ng encounter kanina during the operation. Yung mga suspecter at natunugan nila yung katanagtak po nila sa mga tropa po natin. 2 pulis ang nasawi dahil sa mga tama ng bala. 2 rin nilang kabaro ang sugatan at isinugod sa ospital. Sugatan din ang 2 naarestong suspect na hindi nagbigay ng pahayag. Pinaghahanap naman ang 2 pang suspect na nakatakas sa operasyon. Aabot sa mahigit 6.8 milyon pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat ng mga otoridad. May na-recover din na baril at mga bala. Patuloy ang investigasyon. Wala na namang buhay nang matagpuan ang 58-anyos na lalaki sa loob ng kanyang karinderya sa Barangay Bukay Pait sa Tantangan, South Cotabato. Dating kapitan ng barangay ang biktima na tatakbong vice mayor sa eleksyon. Ayon sa pulisya, may narinig na mga putok ng baril ang mga kapitbahay ng biktima pero di umano nila ito pinansin. Na-recover sa crime scene ang 6 na mga basyo ng di pa matukoy na kalibre ng baril. Wala pang pahayag ang pamilya ng biktima. Inaalam naman ng mga otoridad ang motibo sa krimen. Initial na nakikita namin motibo, sir, ay personal po, no? However po, hindi naman po natin hinahala yung ibang angulo pa. For further investigation pa naman po ito. Sa Cebu City, dead on the spot ang isang lalaki matapos barilin dahil umano sa utang. Ang itinuturong suspect, ang 18-anyos na kapitbahay raw ng biktima at close sa kanyang pamilya. Anong nabuhat mo nito kung papa? Itarong munta kung papa nila. Pero maura na ilang ikabawas kung papa. Katong mata, suod sa ito nagpapad. Matong kuhan sa ito papa. Murag suod na gaya pa tagaari na ko ang tumusugat ako. Base sa investigasyon ng pulisya, umutang ng 400 pesos ang biktima sa suspect. Nang malamang nanalo ang biktima sa online game, agad niya itong siningil. Itong suspect natin is naniningil from the victim kasi may utang daw. Tapos 400 pesos. Tapos nung nalaman nung suspect na nanalo yung victims via online game, siningil niya, pero pagpunta niya sa bahay, wala daw doon kasi umalis. Pagbalik, siningil niya ulit. Kaso, that time, wala siyang nakuhang pera kasi nga naubos na daw. Arestado ang suspect na mahaharap sa kasong murder. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV balitang bisdak makuha ang kanyang panig. Para sa GMA Integrated News, ako si Efren Mamak ng GMA Regional TV, ang inyong saksi.